Paalala po sa mga magulang, bantayan ng maigi ang paggamit ng social media ng inyong mga anak. Dalawang dalagita kasi ang nabiktima ng nag-aalok ng trabaho online, pero ang meetup na uwi po sa pagnanakaw at panggagahasa. Nasa front tayo ng balitang yan, si Ryan Ang. Mangiyak-iyak si Mang Ray habang ikinikwento ang sinapit ng bunso niyang anak na si Marie, hindi niya tunay na pangalan. February 21 ang magpaalam ang 16-anyos niyang anak na sa sidelines sa trabaho. Pero hindi raw umuwi si Marie at hindi na nila makontak. Kinabukasan, dumating si Marie na umiiyak at sinabi na hold up sila ng kanyang kaibigan at nakuha ang kanilang cellphone. Po, sabi ko, hindi kita papagalitan dahil cellphone lang yan, bibili uli kita. Pinatulog ko siya, sabi ko matulog ka kasi parang pagod na pagod ka. Pero si Marie, hindi lang pala ninakawan. Pagtingin ko sa kanya, nakatulala o siya sa bintana na lumuluha. Sabi ko, ano bang problema, anak? Sabi niya, sumagot po yung anak ko. Sabi ko, pa, na-rape ako. Halos 2 weeks po natutruma yung anak ko sa tuwing may sisigaw. Ang masaklap, bagyang kaibigan ni Marina si alias Jenny, nakasama niyang umalis noong araw na yon, ginahasa rin. Tinutukan niya po kami ng bilil parehas. Pinabot niya po kami parehas noon, sir. Minipilit niya po yung pasubo yung hari niya sa amin. Tapos? Tapos wala na po kami ginawa, kundi sinunod na lang po namin yung gusto niya. Wala na po kami ginawa, binigay na po namin lahat ng gusto niya, huwag lang po kami patay. Kwento ni Jenny, bagong insidente, nakachat nila sa social media ang isang alias Mary Ann de la Cruz. Dahil babae rin ang kausap, madali raw sila nagtiwala. Kaya naman naalokin sila ng trabaho ni Mary Ann. Hindi sila ng dalawang isip na makipagkita. Pero nagulat sila na ang humarap sa kanila, hindi si Mary Ann, kundi isang lalaking hindi nila alam ang pangalan. Dinala raw sila sa isang apartel at doon sila tinutukan ng baril at pinagsamantalahan kasama isa pang sospek. Nakatutok po sa amin yung baril nun eh. Tapos nung pag-uwi po namin, kinuha po yung cellphone namin. Bago nga po kayo umuwi sa amin, nagmalimos po kayo pamasahe. Wala lang po makauwi kami sa Caloocan nun eh. At nang matunugan nila Jenny na target victim ay ng sospek ay sa panilang kaibigan, dito na sila nagsumbong sa polisya. Timbog ang sospek na kinilalang si Alexander Yu Jr. Ayon sa PNP, modus ni Yu na mag-alok ng trabaho at silawin sa pera ang mga menor de edad sa social media para kumbinsin sila makipagkita. Mayroong malaking sahod. I think it ranges from 20,000 hanggang 35K. We are protecting yung minors, no? Kaya nga ang sa amin ay gusto namin ito po ay masampahan ng kaso dahil sa ayaw na po natin na mayroon pa siyang mabiktima. Nakuha sa suspect ang mahigit 20 SIM card at memory card na pinaniniwala ang mula sa mga ninakaw niyang cellphone. Pero kahit kalaboso ang bagsak, dumipensa pa ang suspect. Hindi ko po nire-rape yan. Ano lang po yun, cellphone lang po yun. Wala po akong baril, hindi nga po ako marunong umawak ng baril eh. Wala naman pong ano eh. Binibinta na lahat sa akin eh. Pero hindi ko po ginagalaw yung babae. Naharap siya ngayon sa patong-patong na kaso na paglabag sa anti-rape law, child abuse law, safe space act at robbery. Paalala naman ng PNP sa mga magulang, bantayan ang paggamit ng mga anak ng social media at lagi paalalahanan ng mga ito na huwag basta-basta makikipag-chat sa hindi kakilala. Nagpapalita mula sa frontline, Ryan Ang, News 5.